So yan mga master, ang ganda ng tunog niya mga master, tingnan nyo. Tingnan nyo ang tunog. Tingnan nyo mga master. So yan mga master, hello. Muling nagbabalik, Master TV at your service. So ngayon mga master, gagawa naman tayo ng panibagong kababalaghan. As you can see, tinatanggal ko yung ano ng ating top floor. So ang gagawin natin ngayon, i-upgrade natin to mga kamaster, lagyan natin to ng karagdagang rattler sa loob, tapos pinturahan natin o lagyan natin ng holographic foil mga kamaster para maganda ang kanyang coating. So ayan mga kamaster, biyakin lang natin to mga kamaster, buksan natin kung ano ang laman ng rattler na to mga kamaster. So yan, dandahan lang mga kamaster para hindi masyadong masira yung ating lure. So yan, nabiyak na, parang nagbibiyak lang ng durian. Ay yun, dalawang bulitas lang sa loob mga kamaster, kaya pala mahina. Oh no, rattle, dalawa lang pala. Oh ayan, kita niyo mga kamaster, dalawa lang ang laman ng bayong. So yan mga master, dagdagan natin to para masaya. Ayan. So lihain muna natin yung side mga master para mawala yung mga gaspang-gaspang. Ayan. Para kumapit talaga yung glue natin. So ayan. Okay. Ayan. May bearing tayo mga master, no? Maliit na bearing. So, biyakin natin. Tcharan! Abracadabra! Hey! Twing! Ayan mga kamaster, nabiyak na. Okay. So, ayan. Ibalik lang natin mga kamaster. So, plaster lang natin yung lagayan ng split ring mga kamaster. Tapos, sa kabila naman, yan, lagyan, meron tayong bulitas na maliit mga kamaster, lagay natin sa bandang itaas, tapos sa bandang ulo naman, dalawa, tapos lagyan pa natin isa sa tiyan. Yan, para mas, para medyo bumigat at pag nagkakas tayo, medyo malayo-layo ang maabot. So yan, gumagamit ako ng oily glue from China, baka naman. So yan, padikitan lang natin ito mga kamaster. Ayan. Ayusin lang natin. No? So ipitin natin ito mga kamaster. Gamit yung C-clamp para pumilit talaga ng maayos. Para dumikit talaga ng maayos. Ayan. Huwag lang masyadong mahigpit mga kamaster. Baka masaktan yung lure natin. Ayan, lagyan pa natin ng glue. Para masaya. So shout out sa inyong lahat dyan mga kamaster. So ayan. So mag-iiba na ang galaw nito mga kamaster. So sa standard, dalawang bearing balls lang na sa loob. So ang paghila mo, isa lang yung direction niya, pa straight. So yan mga kamaster, ang ganda ng tunog niya mga kamaster. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang tunog. Tingnan nyo mga kamaster. So yan mga master, lihain lang natin yung pinagdugtong natin na lure, yung nilagyan natin ng glue para maging smooth. Ayun, ayusin na natin pati sa bandang tiyan niya, lihain ng mabuti para smooth and silky. Ayun, lihain lang ng mabuti, no? Tapos tanggalin natin itong mata mga master para hindi siya mapuwing pag nag-spray tayo ng airbrush.
Ayan, tanggal na ng mata. Ayan. Ayan yung maayos. So ayan mga kamaster, pagkatapos nitong malaking liha o magaspang, ito namang smooth na liha 1000 para kuminis. Ayan, lihain na natin yung buong lure para matanggal yung medyo magaspang. So pagkatapos nito mga kamaster, malinis na tela. Tapos nito mga kamaster, ayan, sprayan na natin ng Sherlock acrylic paint. Wala nang primer, diretso na mga kamaster. Let's make it happen. So yan mga kamaster, ito na yung top floor natin. Nilagyan natin ng panibagong rattler sa loob. Na-repair na natin mga kamaster. So maganda na yung tunog niya. Ayun. Wow na wow mga idol. So yan, nakulayan na natin ng Sherlock na red acrylic paint. Lagyan natin ng holographic. Sukatin na natin ng master. Ayan. So na yan mga idol. Ito lang natin lagay. Ayan. So yan mga master, mag-cut na tayo ng holographic foil. Ayan. Kasukat ng ating lower kabilaan. Back to back. So ayan. Cut pa natin itong isa. So yon. So ito na yung ating pinagbabawal na technique mga kamaster. Magamit tayo ng plancha. So yan, lagay natin yung ating holographic foil sa lower natin. Kabilaan na para hindi ma-deform yung paint. Kapag uminit kasi, nadi-deform yung paint. So yan. Initin lang natin, mag-ingat, baka mapaso tayo. Ayan, itaplak na natin mga kamaster. Ayan. Ayan, i-diin lang natin ng mabuti para masarap. Masarap ang pagkakapit niya. Ayan mga kamaster. So, patuloy lang sa paggawa ng mga kababalaghan mga kamaster. Ayan, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. So yan, lapit na. Ting tiis na lang mga kamaster no. Yan, diin pa natin sa banda, sa bandang ikog niya. Kamaster, buksan na natin. Ayun, ang laman ng kaban. So kung may napapansin kayo na medyo kulubot o hindi perfect yung paglagay ng holographic foil, dahil yan kasi medyo basa pa yung paint na ginamit natin. So excited tayo mga kamaster, so kaya ganyan ang nangyari. So wala namang problema yan mga kamaster, for consumption use only lang naman to mga kamaster. Ayan, buksan natin. So ayan. Yan mga kamaster, kung napapansin nyo dumidikit pa yung pintura kasi basa pa. Ayan. So ito pang banda sa ulo mga kamaster, ayun. Pwede na yan mga kamaster. So ayan. Ayos na ayos, napaka-astig. So yan mga kamaster. Ayan. Ayos. So yun mga kamaster, lihaan lang natin yung banda sa tiyan niya para mawala yung gaspang sa pintura. Ayan, lagyan natin ng resin para sa mata, para dumikit ang mata. Kita natin ang UV light sa kabila naman. Lagyan din natin. So yun mga kamaster.
secure lang natin mga kamaster para maganda. Ayos na ayos. So yan mga kamaster, i-airbrush natin. Lagyan muna natin ng white para lumitaw yung kulay niya. So yan, kaya natin ng white yung likod at saka yung chan niya. Kunti lang. So yan, gumamit naman tayo ng kulay blue, magsilbing kalis case. So nilagyan natin ng net yung likod ng ating lure. Sasayan na natin kulay blue. So yan mga kamaster. So diretso na tayo mga kamaster, let's go. So yan mga kamaster, ito na yung rattler natin, no? Top lure. So yan, nakulayan na natin, nalagyan na natin ng holographic foil. So kung mapapansin nyo, may medyo may mga kulubot ng konti. Ayan. So ngayon, itapkot natin gamit yung UV resin kasi makulimlim mga kamaster, parang uulan yata. So baka hindi mag-cure yung epoxy resin E at saka B. So ito na lang gagamitin natin. Gagamit tayo ng rotator mga kamaster para masaya. Ayun. So ayan, set up lang natin mga kamaster. So yan mga kamaster, nagawa na natin mga kamaster, i-upgrade yung ating rattler. Yun, napakaganda mga kamaster, napaka-astig. May mga highlights pa ng dugo sa bandang hasang. Ayan, napakaayos. So iba na yung galaw nito mga kamaster, no? Side by side ang galaw nito kasi nagdagdag tayo ng bearing balls banda sa ulo. So yan mga kamaster, ganyan lang pag-upgrade ng ating lure. So kung bago ka pa lang mga kamaster, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. God bless!